Balik lang ako doon sa question on excavation. May ginagawang drilling activities for excavation para sa basement ng JFC. That is the allegation of auditorium that can prove it. But on the part of the PR officer, can you categorically say that there is no drilling activities? Basta, sa akin, let auditorium prove the things that he is saying in the media. I just don't want to dignify all those things. Hindi na ho niya kailangan i-prove. Ayan o, nagsusumigaw ho. Nasa loob ho, nung ho kayong mga polis. Okay, pag-usapan naman ho natin itong press con itong si Torre dahil nga naman na napakarami na ho sa ating mga kababayan ang nabubisit na rin ho dito sa PNP. Dahil nung una, nakikisimpatya sila, dapat iserve yung warrant kay Pastor. Eh kaso, majority ho sa mga kababayan natin ngayon ay nabubisit na. Dahil napakatagal na ho niyang warrant of arrest. Kaya ho, dito sa video na to, nagsalita na ho itong si Police Brigadier General Nicolas Diwata. Ha? Itong si Torre, hindi na ho nakatiis. Kaso ang problema, noong kinumpronta na ho siya nitong mga media, bigla hong bumahag ang buntot niya. Noon hong tinanong siya kung meron ba talaga o wala silang ginagawang hukay dyan sa KOJC compound. Alam niyo ho ano sagot niya? Hayaan yung si Atty. Torrion ang magpatunay kung meron kaming inuhukay o wala kaming inuhukay dyan sa KOJC compound. Hindi ho nakapalag itong si Torre. Yan ang nga ba sinasabi natin. Huwag kasi una ang yabang. Ang angas mo sa daan eh. Ang angas mo pagka nakasakay ka dun sa truck ng pulis, ang angas mo eh. Pagka naman kinumpronta ka nitong mga media, bumabahag buntot mo. Huwag ho ganun. Inuuna kasi yabang eh. At dito ho sa press con na to ni Torre, inakuho niya at siya daw ho ang responsable sa lahat ng nangyaring pananakit, paninira ng mga ari-arian, pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC at sa anumang mga krimen na nangyari diyan sa pagseserve nila ng warrant na yan kay Pastor Apollo Quibuloy. Pero bago ho natin na panoorin at bago ho tayo mag-react diyan sa mga punto de vista nitong si General Diwata, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At kung bago lang ho kayo dito at kung gusto nyo kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo na ho yung join button. Ayun na nga mga kababayan, itong si Marvel, meron ho siyang banat. Our personnel maintain high standard of professionalism. Mahusay. High standard of professionalism. Nagmungundgod sa mukha, ganun ba sir? Ah, nagtatanim ng kung ano-ano dyan sa KOJC compound. High standard of professionalism, nag-i-spray ng pepper spray ng nakataligod yung mga babae. Yun ho ba yung inyong high standard of professionalism ngayong mga panahon na to? By safeguarding everyone and making sure that no religious right was violated. Mainit na no! Meron na mga religious group na nagsasalita no! Yan na nga ba sinasabi natin. Ramdam na ho nitong mga walang yang to na meron ng mga religious group ang umaalma sa mga kalokohang ginagawa nila dyan sa KOJC compound. Wala na ho tayong maraming pag-uusapan dito. Magpo-focus lang ho tayo dito. Dyan sa presko na yan, itong si Mr. Torre. Ito na ho ang buong video. Pakinggan ho natin. Puputol-putulin ho natin dahil sasagutin ho natin punto por punto itong mga banat nitong si General Diwata. Balik lang ako doon sa question on excavation. May ginagawang drilling activities for excavation para sa basement ng JFC. That is the allegation of auditorium that can prove it. Sir, kayo ho law enforcer. Ngayon ho, nagsiserve kayo ng warrant. Siguro karapatan naman ho ng sambayan ng Pilipino yung mga hakbang na ginagawa nyo para ma-serve ang warrant na yan kay Pastor Apollo Quibuloy. Tama o mali? Kasi kung ginagawa nyo dyan, lahat ng galaw na ginagawa nyo dyan sa KOJC, isang tao lang hinahanap nyo, tapos pinagtataguan nyo ang sambayan ng Pilipino, aba, hindi na ho pagsiserve ng warrant o pares yan. Paghahanap na ho ng ginto yan. Ito. Let him prove it daw. Ayan o, ako na magpo-prove, police. Nasa likod ng hukay, police. Huwag nyo namang sabihing ginawa yan ng KOJC. Eto nga, meron ho tayong progress report. Una, ganito ho yung pagkabutas. O, Photoshop daw, o yaan, yung pagkabutas, o siyang-siya. Siyang-siya ho yung pagkabutas. O, yan, o, progress report. Kita nyo mga kababayan, tuloy. But on the part of PR officer, can you categorically say that there is no drilling? Basta, sa akin, let Atty. Torrion prove the things that he is saying in the media. I just don't want to dignify all those things. Hindi na ho niya kailangan i-prove. Ayan o, nagsusumigaw ho. Nasa loob ho, nung hukay yung mga police.
Ah, nasa loob ho ng hukay yung mga pulis. Eh, nagpapasalamat po tayo doon sa merong mabuting kalooban na nag-take ng photo na to. Kasi o base dito sa unang larawan, eh akma ho yung pagkabutas nitong nasa edge nitong hukay na to at yung hukay na nandito. Siyang-siya ho, pati yung pagkakablend ng kulay, eh etong ito ho yan. Kaya yung explanation nitong si Tore na eh, madali lang na mag-photoshop, hindi yung mapupoto, ipo-photoshop nyo ho yan. Ano ba, hindi nyo pa ba nakita yung ano, yung mga gintong hinahanap nyo? James of GMA, sir. Sir, ano ba? So hopefully, I hope that the political leadership also make that call to Apollo K. Bonoy and his followers. Respetuhin nyo ang rule of law. Rinirespeto naman ho nila, nasa loob na nga ho kayo ng kumpulo. Hindi yung justice for Apollo K. Bonoy na nalagay sa t-shirt nyo. Kaya ayaw nyo namang humurak sa Oscado. Saan mustisya nyo nila? Ang justice for Apollo K. Bonoy, yung sinasabi ho nila, yung hindi makatarungan, imagine, 5,000 na police personnel sa isang tao, hindi ba sila mananawagan ng justice niyan? Ha? Sa tingin niyo ba, sa pinapakita pa lang ng kapulisan, kung sakaling mapunta sa Husgado, sa korte yang si Pastor K. Bonoy, meron siyang laban? Yun nga ang judge na nagpataw ng temporary protection order, kakasuhan. Ngayon itong si judge na ho yun, ha? Ngayon si Pastor Apollo K. Bonoy, gusto niyo lumutang dyan sa ano, dyan sa mga kaso na yan. Sa tingin nyo, makakakuha siya ng parehas na laban. Mga luko-luko pa kayo. Sa masada, tapos na tayo sa panahon yun. Ang justisya ay hindi hinahanap sa kalsada. Ang justisya ay hinahanap sa ilalim ng lupa. Ay hinahanap natin sa ating mga korte. Hindi ito eh, paanong korte? Yung judge niya kakasuhan eh. Naglabas ng temporary protection order, kakasuhan na eh. Paanong korte? Anong, wala akong korte-korte ngayon. Kayo ang korte ngayon. Kung natingnan mo ng politika ito, wala itong politika rito. Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya ng napakaraming tao ngayon sa loob ng mga pulis. Okay, patas daw, patas. Bigay mo natin sa kanya kumusta naman yung mga meron ng hatol at nasa layang pakalat-kalat sa kalsada at di natin malaman kung gagawa ng kasamaan sa anumang oras mula ngayon, di ba? Anong plano nyo dun sa mga tao na yon? Hindi nyo i-deploy yung 5,000 na ano na yan? 5,000 na police personnel? Patas, patas. Mukha mo. Dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. Lahat sila. Dahil may utos ng korte na sila ay bulingin at ipulong, ikinulong sila. At meron silang mga court dates, kumaharap sila sa judge, hinaharap ang kanilang mga kaso, dinidepensahan ng mga abogado, at ang mga hindi makakuha ng abogado, binibigyan ng gobyerno sa katauhan ng mga public affairs office na mga naka-assign. Pwede nga. Sa mga korte kung saan sila ay inasunto. Sir, follow up lang. You mentioned kanina na you were doing the search on their terms. Nagkahapon, nag-set sila ng challenge to Pro 11 na papasok nito yung media doon sa katedral at sa JMC building just to prove na no dealing operations are being made by the police. Sir, comment on this one, sir. Thank you. Ang tagal na natin sinasabi niya na noon ay gusto natin isama ang media para sa lahat na ito pagkatapos niya. Again, on their terms, hindi na. Tip for that. Hindi na daw, wag na daw isama media. Hindi kayo ang magsasabi kung kasama o hindi kasama ang media. Nakalagay din sa batas, di tayo abogado. Narinig lang natin sa mga abogado. Hindi yung si Tori narinig natin. Ang pag-serve ng warrant, dapat merong mga testigo. At saka yung pag-search ng warrant, dapat merong testigo. Na kung saan mababantayan itong mga pulis na kagaya ni Tore, baka magtanim ng kung ano-ano. Yun ho yun, mga kababayan. On our terms, on this part also. Ito, pakinggan ho natin kung ano sasabihin niya dito. Ito, pinakamalupit. I am reiterating what is... Grabe. What is the fact in the very beginning that I take all responsibility for all this action. Aba, ayos ha. Day 11 na ngayon. What happened to day 1 po? Malalim na. Wait lang. Ano na daw nangyari? Tanong ng
ng media kung ano na nangyari from day 1 to day 11. Ito na ho, progress report tayo ulit. Una, ganito lang kalaki hukay. Noong 1 to 3 days, ganito. O, 3 to 7 days, ganito. 7 to 11 days, ganito na ho kalalim. Okay na ho ba kayo para sa mga media? Progress report natin. Propaganda? Teka, Tore, di propaganda to. Ako, hindi ako naka-uniforme ng KOJC dito. At yung mga nagko-commento sa baba, hindi yan miyembro ng KOJC, Tore, ha? Huwag kang ganyan. Huwag mong linalahat, baka... Naku! O aras-orasin kita. Wag mo akong sasama sa propaganda. Dito, doon lang tayo sa tama. At yung ginagawa nyo ay mali na. 11 days, warot na pare. Sino ba naman ang mga nasa katinong kaisipan na maghuhukay dyan sa lugar ng sinisarban nyo ng warot na pare? Loko-loko ka pala eh. Kahapon, meron tayong binasok na isang meeting. Sapagkat meron tayong natin na information na na-receive na may parto si Apollo Tiburidor na pwede niyang pagtaguan. Pasi, ano nandun? Wala lang ng tao. Oh, yun naman pala, wala naman tao eh. Nakanto ko ah. Nakita daw ang kwarto ni Pastor Kibuloy. Ngayon pinasok yung kwarto. Wala naman si Pastor Kibuloy. So ano yung binibida mo? Pumasok ka lang sa kwarto. Kung itong mga puliso natin, ganito, wala na tapos. Ito napakaganda, base sa kanilang nagamit na doon, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at kung nagamit ni Apollo Kibuloy. Dalawang oh. Pinigiran na iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman. Base naman sa mga nakita natin mga gamit. So, wala nga rin naman ang mga babae. At meron tayo nakita ron na isang section na ngayon ay ating naman ino-coordinate sa ating tamang ahensya. May mga minor tayo nakita. Alas 6 kahapon, umiikot tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog. Na hindi naman ito panipaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kami inantala nitong mga taga-KOJC. Bago kami makapasok, may dala akong 60 na mga babae na mga magsisearch. Kasi yun ang kanilang request na babae lang makapasok. Kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apollo Tiburoy lang ang pupunta ng nakatira sa gitna ng mga babae ito. Latagan mo kami ng ebidensya, sir. Di mo pwedeng ganyan. Magmumukha na naman kayong tangan yan. Tignan nyo. Totoo yan. Totoo. So, sir, alam mo, napakarami mong sinambit sa media, sa social media. Kung lahat yun tatanggapin namin totoo, eh, masisiraan mo kami ng bait. Itong mama na to, pagka ho sinabi niya totoo at naniniwala kayo, naku, yari kayo dyan. Kung nakita natin, may mga bata, minor, 10-15 years old, mga tulog, sabi, tulugan. Kung nagtutulog-tulogan, hindi na natin nasigurado dahil ayaw na lang papasok din ang camera, ayaw na papasok din ang video, which we respected. At doon sa 16 na tao ng mga babae yung police na aking dinala para sana maghanugho. Teka lang ha, linawin lang natin. Ayaw nilang papasukin. Mga kontrabando nga na ipapasok nyo, camera pa kaya? Tingnan nyo kasi nungaling yung mama na yan. Yun daw mga miyembro ng KOJC, kasi yung natutulog, ayaw daw ipapasok yung camera. Teka lang. Lahat nga napupuslit nyo sa loob ng KOJC. Camera hindi nyo mapupuslit, hindi nyo may ipapasok. Loko-loko ka pala eh. Doon sa building na yun. Oo. Oh. Sa pula na kanilang pinayagan. Again, on their terms. So ngayon, hindi ko pinoconsider na search na ang building na yun. I'm making a report na ito ay na-search natin on their own terms. Kaya hindi talaga makikita at hindi kami satisfied sa resulta nun. Kaya hindi lang kami, huwag lang kami sisihin kung babalikan namin at isi-search namin on our terms. Oh, yeah, search nyo! Before this operation, lahat naman ng search na sinasabi ng certified certification ng mga nauna mga agencies at iba-ibang mga agencies na pumunta sa kanila na gusto ba nila ipakita sa akin. All those searches are made on their own terms. Di totoo yan! Of the wanted person. Di totoo yan, huwag ko kayo maniwala dyan. Paano yun? It is only now that we are asserting some of our terms. Lahat na ngayon ay napakalami pa rin ba natin.
on their terms pa rin. Okay? So, uulitin natin yan. Uulitin natin yan hanggang sa tayo satisfied na talaga na wala si Apollo Ibuloy. At totoo nga ang sinasabi nila na hindi... Alam mo, hindi ka masasatisfy. Hindi naman kayo aalis yan. Kasi yun ang instruction sa inyo. Yun yung... Hindi alam kung paano satisfy. Pero sa ngayon, huwag tayo masidrak. Sinasabi mo sa aming mga tao, huwag tayo masidrak sa tunay na issue rito. Tayo ay nag i-implement ng warrant of arrest sa isang tao ng tatago. I-implement ng warrant of arrest. Wala naman din yung ini-implementahan nyo ng warrant of arrest. Nagtatago pa, magtatago. 5,000 kayo dyan. Loko-loko talaga ito. General, clarify ko lang. Ano kasi yung building po yung maraming kwarto? Ilang kwarto dapat ang search nyo? Huwag ko na, hindi ko na muna, independence, ano? Kasi tatamaan sila na kapastigan na nila ginagawa ito. Dahil it's a learning institution yun. Pag pinangalaan mo ang pangalan nila, they challenge me, I'll take the name, I'll broadcast the name para makita kung anong klaseng inokasyon na nila yung binibigay sa lugar nila. Ilan po kwarto dapat ang search nila? Napakarami, hindi nga namin, dahil sa pula ang pinapasok nila, hindi namin matapos-tapos ang pagbibilang, ang pagdo-document, may harassment pa ng kanilang mga cameraman, may harassment pa ng kanilang mga abogado. So, we really gotta concentrate. Harassment daw. Ito talagang si Tore. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag kayang mama na yan, pinaniwalaan nyo, ayoko na lang. Nakita nyo ho yung ginawa nilang pagbukas doon sa gate. Nakita nyo ho yung pagpapatunog nila, yung maingay, nakakasira ng tenga. Harassment daw ng mga member at ng mga cameraman. Hirap. Hirap magsinungaling ko, sir. Sa inyo pong tingin doon sa kwartong sinasabi ko ninyo na mukhang kay Pastor Ibuloy, mukha ba siyang ngayon lang iniwan? Pwede niyo po bang i-describe sa amin, General Case? Thank you. Mag-iisip muna. Isip muna. Hindi naman pwedeng spontaneous yung palitan kaagad, ganito. Hindi, iisip muna ako, teka lang ha, para may makapanipaniwala yung sasabihin ko. Game, attack! Alam nyo, yung mga gano'n subjective yun eh. Paano mo masabi kung kagagamit lang o kahapon lang? Like in a hotel, how do you know na? Hindi, makikita nyo naman ho yun. Amuyin mo yung mga bedsheet. Tignan mo yung toilet, makikita mo yan. Kapag ginagamit yung toilet, yung ano, yung mismong... atmosphere ng kwarto. Mapipil mo yan pagka yan pinasok, meron nakatira. Ay yung amoy, mamalalaman mo naman ano. Sabihin mo, wala naman ho talaga. Check. I really cannot give you a definitive answer regarding that matter. Sige na, tuloy mo. Unless na it will be on our own terms, papasokin niya ang soko, hanapin namin ang fibers ng mga book, yung kanino mga book ang makikita namin sa kama, kanino, isigurado yan. Ibabak yung clean na naman nila yan. Dahil, nakita pa natin parang krimen eh. Human trafficking, child abuse. At nakita natin ang mga nagsasalita ng mga biktima. Wala kami nakikita. Kayo lang ang nagsasalita. Baka kayo ang naabuso. Wala kami nakikita. Yung mga nakikita namin, yung mga magulang nila nagsasalita, hindi naman kami, ano, hindi ko inahanap yung anak ko. Talagang alam ko na nandyan siya. Hindi siya nagpaparescue. Yun no, yung mga lumalabas sa media, pero yung mga sinasabi nyo, di namin naririnig yan. Parang nagdidesperado ang ibang mga biktima na hanggang sa internet, hindi lalabas na nila ang kanilang mga karanasan. Kaya may lalabas na naman yung friend niya, nakaranasan niya. Walang babae na gusto ilabas sa ganung klaseng karanasan. Sino ba naman ang maging proud na gano'n yung ginawa sa'yo ni Apollo Ibuloy. Wow! So, we are really hell-bent. Yun nung mga yun, pinag-uusapan pa sa korte. Yung mga kaso na yun, nasa kanya, nakasampa ngayon, mga na-dismiss yun. Binuhay lang ngayong panahon nitong si Marcos Jr. para mahabulo nila si Pastor Apollo Ibuloy. Dapat kasi nung panahon ni Tatay Diggs, wala, tapos na, wag na natin pag-usapan yun. Tuloy! Bringing him to justice
hanapin kung hindi man sa kung ito man ay makakuha sila ng legal remedy at patingilin kami ng korte. Pangako ko, pag ako inutusan ulit, gagawin ko ulit ito. Hindi natin titigilan ito hanggang sa siya ay sumuko. Paano sir, pagka hindi ka na, ano, wala ka na sa pesto, di ka na police, o ahabulin mo pa rin siya, ganon? Inutusan ka, di ka na police, ahabulin mo pa rin. Paano yun pagka ikaw na hinahabol nila? Wala siya karapatan na mag-demand na kung ano-ano. Ba't kailangan niya i-demand sa presidente ang mga papeles na hinihingi niya? Sino ba siya? Is he above the law? Ganun ba talaga? Lahat ng klase ng may mga warrant yan, di mag-demand na rin ang hindi, yung mga may warrant o ngayon, eh, hindi naman ho sila inahabol ng Amerika. Ah, hindi naman ho yung merong lumabas na balibalita. Nakita naman ho natin yung mga sundalo, merong flag ng Amerika. Yun yung ibang inahabol, hindi nyo ho pwedeng i-apply yung argumento nyo na yan na sino ba siya, di ba? Siya ho eh, inahabol din ng Amerika, di ba? At kung sakaling madakip siya, hindi naman ho siya ililitisin ng ating ng bansang to, ng administration ni Marcos Jr. Malamang sa malamang, pagkakita pa lang sa kanya, eh, gurgur na kagad, di ba? Para yung mga ari-arian niya. Ganun ho. Ganito ang papel, ganito ang kailangan ko assurance, ganito, ganito. Bago ako sumuko. Ano yun? Hindi naman yata yung nakasulat sa batas at hindi naman ang espiritu ng batas. General, sa press conference na gawa ni Attorney Torreon a few days ago, sabi po niya na pagkakos po nito ay iyahan down po daw niya kayo at hindi daw niya kayo patutulugin sa mga kasong isa sa parabasin. Hanggang sa inyo po pag-retiro, would you react to that, sir? Bring it on! Matapang ka lang ngayon kasi yung mga amo mo sinasabi nila, huwag kang matakot sa mga kaso. Kaming bahala sa'yo. Ngayon, pagka wala ka na sa pwesto, naku po, baka uugod-ugod ka na, may kaso ka pa, Lods. Ah, sa galing ni Attorney Torreon, naku po, huwag mong angas ka lang kasi Police Brigadier General ka ngayon. Pero pagka binaklas na nila yung pwesto mo na yan, tignan natin kung saan ka pupulutin. Hindi ako kaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin mo siya kung makulong ako, di makulong. Makulong ako. Ramdam na ramdam yung pagiging arrogante, eh, no? Diba? Bakit? Hindi na naman ako first time na tumalam ko yun, ha? Tingnan yung record ko, may warrant ako dati, nagpiyansa ako. Piyansa! Ay, may warrant ka pala dati, nagpiyansa ka lang? Eh, nasa dugo mo na pala, sir, eh. Ibig sabihin, hindi yan first time kung sakaling makasuhan ka dyan sa ginagawa mo. Oh, malamang sa malamang, sanay ka sa ganyan. Sabi mo sa korte, o ano ngayon? Exonerated ako. General ako. Diba? Major ako nun. Nung nagawaran ako. Hanggang ngayon eh, yung parang... Sanay yung... Di ba nga na persona ng garata pa yun sa isang lugar sa Pilipinas? Sanay ho talaga yan, sanay. Kaya yan ang dinala dyan kasi sanay ho yan sa mga ganyang klaseng aktibidades sa trabaho ng pulis. Yung naalala ko na naman yung piyansa ko. Dapat bawihin ko yun eh. Hanggang yun, yung parang ko eh, 2,000. Huwag kang mag-alala, sir. Ginto naman hinahanap nyo dyan eh. Mga kababayan, kung gusto nyo mapanood itong kabuuan ng ano na to, punta ko kayo sa PRO11. Kaso, tuloy na ho natin. Sige, tuloy na natin. Hindi ako kaya ng boss na magtatago at magsisisigaw, maghahanap ng justisya sa kanhaga. Mali yun. Kahit kabugado yung tao eh. Diba? Kahit sino kabugado yun, tatawanan siya dyan. Si Lorel Di Castro ay si Kabayan, di ba? Hindi kami mali. Talaga kang dapat, pagkita kami kaso, lumabas at harapin na... Ayan na naman eh. Binibida mo si Noli eh. Ah, basta yung mga argumento pa bursa. Ah, sa bagay, ganun mo talaga. Okay. Ano pa nito? I-justify pa niya? That's wrong. Kasi pag ganyan ang nangyari, paano na lang ang iba? Hindi pa nagkawaran, inipago na rin at pagkatapos ay magdeliman ng kung ano-ano. General, specific ba yung mga search warrant doon sa mga rooms at yung mga digging na yun? Diyan ba yung specify yung mga search warrant na nakalagay sa program? Boss, wala search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando.
Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng COGC. Wala kaming sinasabi na may baril dyan. Wala silang, wala pa silang sinasabi. Mahahanap pa lang nila. Wala kaming sinasabi na may droga dyan. Wala kaming sinasabi na may dapat kaming search warrant dyan at kumpiskahin namin. Yun ang search warrant. Ang meron kami ay warrant of arrest na ang sinasabi ng korte, utos sa amin yun dahil inyo si Apollo Quiboloy at ang lima pa dito sa korte ko para managot sa sala ganito, ganito, ganito. That is passing RTC 159. Yung sa video na nakikita namin ngayon, parang nag-o-insight dun sa heartbeat na sinasabi natin ng mga monitor sa pang-rooms na binimension mo ngayon? About sa digging na yan, allegation letter ni Attorney Torion yan, let him prove that. So, wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Wala daw siya sinasabi sa heart. Di ba ikaw muna nagsabi yung heartbeat pa ikot-ikot? Sino nga? Kakasabi mo pa lang, sinungaling talaga itong mama na ito. Kaya na gusto nila, sige, let them prove it also. Pero may photos. Ilabas nila yung nagbigay ng photo. Pakita niya rin na, alam niya, batas, paano niyan? Ilabas niya yung tao nagbigay. Bigay niya rin na source statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Sige nga, gawin mo to. Gawin, kaya niya daw gawin sa loob ng Photoshop. Gawin mo nga yan. O, gawin mo yan. Ah, gawin mo yan. Gawin mo yung shadowing, lahat. Yung pagka, ano, gawin mo yan. Ah, gawin mo nga sa Photoshop. Magaling ka pala sa Photoshop. Gawin mo nga. O, yung para mapatunayan mo na hindi totoo tong hukay na to. Ah, masdan ninyo ho yung edge ng hukay. Isa ho yung edge ng hukay. Paano mo sasabihin Photoshop? Yan yung mga tao dun sa loob. Magagawa mo yan. Sige nga, gawin mo yan. Loko-loko ka pala eh. So sir, no excavation, no digging inside. Hindi ko sinasabi kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas na kami ko lang. Let's improve it. Hindi makakasagot ng oho at saka hindi kasi magmumukha siyang tanga pagka lumabas yan, lumabas na merong hukay dyan sa KOJC compound. Ayusin nyo ha, pagkatapos yung hinukay, siguro doon yung takpan nyo yan kasi magmumukha kang tanga sa social media. At always mga kababayan, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Nakita nyo ho yung mga litanya nitong si Tore. Naniniwala ho ba kayo? I-commento nyo ho dyan sa baba at ang ating mapag-usapan yan. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.